Barats talaga. Barats talaga. And Barats, ano to? Barats jungle. Oh. May bago na namang kapag, YSP. Men, ang kati nito, men. Lalo meron Matilda. Isang guiding wind lang kapag nakalapit ka agad yung Barats sa kumpol ng Onic. Yeah. Men, ang sakit ng damage niyan. Ang kinagandahan sa Barats jungle is yung stack niya kasi ng big guy ay laging uptime. Yes. Kasi the more units na tatamaan ng skill mo, the more na mataas ang stacks mo, wise with the Barats jungle, ladies and gentlemen, nakita naman na natin last time ng mga nakaraan, pero ngayon, ito ba ang magiging key to victory? Pinag-uusapan natin to kanina. Na sana side lane, pero ngayon, napunta sa jungle. Actually, maganda din na jungle ang isang Barats. Kahit basta may Barats, you're up against sa Pakito. Mm-hmm. Isa sa mga popular na picks against the Pakito, ang Barats. Kapag okay, pumasok ang Pakito, tas nabigyan ng Detona's welcome, makikita mo na lang biglang susuntok palabas ang Pakito. Yeah. Pati ang hirap niyan sa control. Kung tutusin, ang ganda ng combo, ang ganda ng preparation ng Blacklist International doon. Meron silang hero na pwedeng pang-kite na kapag binanatan nila or kapag priority nila si Wise using yung Barats niya. Si Oheb naman magkakaroon ng magandang space or magandang time using his basic or enhanced basic attacks. At i-game nila agad itong bottom lane. Look at that. Wala pang isang minuto. Nag-rotate agad si Haji at si The Queen sa baba. Ganito din ang ginawa ng Onic, I think, nung last time na nakita natin sila mag-Kimi. Mm. I-take ng i-take yung shield, tapos mag-switch yung Kimi sa top lane kapag nakakuha na, naubos na yung shield. Tama ba, Umi? Kailangan talaga nilang alagaan si Oheb. Again, the changes to the gold lane, napaka-importante na bigyan nyo ng early advantage ang iyong gold lane, especially if he's running a marksman. Uh-oh. Kimi, bigyan natin ng maagang gold. Sasakit yan by mid-game. Again, ang win condition ng Blacklist dito ay makasabay sa mid-game power spike ng Onic. Kasi ganun eh. Buti na lang kamo, yung ginawa ni Baloyski ay promotekta kagad the arrow. Tinamaan si Haji sa baba kaya naiwasan yung sakuna para kay Hatred. Oh man, mukhang magiging intense ang laning phase. Ibang-iba, hindi kagaya kanina. Yep, yung laning stage talaga dito, sobrang importante. Pati napapansin natin na yung Blacklist International umiikot mismo sa may top lane. Hindi nila pinaprioritize yung bottom or yung gold lane. Dahil na rin nakayang namang control din dito ni Kimi. Dahil na rin sa rage advantage na meron si Oheb. So again, as long as merong maklear ka agad yung wave, just like that, makakakuha agad sila, or mas matatahin nila kaagad yung pattern papunta dun sa may turtle top lane. Okay, at ito ang gusto ng Blacklist eh. Yung makuha nila yung early game na lamang pagdating sa mga trade, pagdating sa mga objectives. Hindi rin makahanap si Bimo at si Baloyski. Nagbago bigla yung storya ng laban na to, Umi. Blacklist, feeling ko, they just kinaya lang nila. Kumbaga parang nakuha nila ang rotations ng Onic ng game number 1. Ngayon, game number 2, nasasabayan na nila. Oh, alam na nila yung mga trajectory ng pana ni Baloyski. Alam na nila yung timing. And this is just champions adjusting really quickly. Nag-download sila ng game 1. Let's see kung kaya pa. Dahil makakuha ng turtle si Kyrie, sumingit muna siya ng onte. Lumilipad na Johed na may kasamang Grok. The arrow will miss. Pero nasa likod si Edward with the final blow. Nandito rin si Oheb. Wala munang mangyayari. Gandang mechanic na ginawa ni Venus to save Haji sa kamay ni Bimo. Grabe, talaga mga mechanics ng Blacklist at Onic dito. Ito yung beautiful ML, yung gusto mo na lang manood, yung gusto mo na lang makita kung paano nila ginagawa. High level MLPP to start our day number 3. Oh man, pati makikita mo talaga yung connection eh. Yung how they will utilize or symphony of skills to its full potential. Pwede nilang gamitin yun ha, kung sakaling mag-play aggressive si Bimo. So nagkaroon na agad ng information si Onic, or rather specifically si Bimo, na okay, kailangan kong ingatan yung mga ganong klaseng combo ng Blacklist kasi ang hirap. Kapag hindi available yung flicker ko, minus 1 ka agad sa Onic, mawawalan sila ng main initiator and yeah, siya magiging main frontliner. So napakalaking bagay din kasi ng disjoint dito eh, ng ejector. Kaso with that combo available for Blacklist, there's a big possibility na mapunish sila. So again, control the early game para sa side ng Onic and prevent any kind of aggression sa side ng Blacklist. Uy, nakulong! Yeah, nakulong! The Grok block mula kay Haji, pero naipit si Haji! Sinapak siya ni Kyrie! Hindi pa rin makuha ng Blacklist itong bottom lane dahil protektodo ni Bimo, si Hatred.
Si Kyrie pa nakuha ng isa. Ganda na nga ng pwestuhan ng Blacklist noon, pero hindi nila inexpect out of nowhere, parang RKO. Dumating ang pakito, sinapak-sapak ang Grok. And again, early game pa lang to, hindi pa gano'ng katanki ang Grok. Nabigyan, naambahan ng dalawa. Naambahan, ito pa yan eh. Ang gusto dapat ng Blacklist is to get this bottom lane, get this gold lane, pero na-prevent ng Onic to the point na itatabla ng Onic yung gold. Onic, Philippines! Talagang nag-research eh. Si Onic na pick off din si Oheb doon. Double kill sila ni Hatred pati ni Bimo. Okay. Delix. And everything is going Onic's way ngayon sa second turtle fight na ito. Haji, umaamba ngayon ng first kill as Bimo will bait it. Pana, tatama kay Venus. Retry battle ay mananalo muli si Kyrie. Onic, Philippines on a roll. Gantong-ganto ang nangyari nung first game. Medyo lamang lang ng konti ang Onic nung game number one. We're looking at 4 minutes nung game number one. Lamang ng 4 na kills ang Onic by 4 minutes. Ngayon, 5 minutes medyo bumaga lang laro. Pero in terms of objective control, ganito talaga kalakas ang Nathan. Napakabilis kumuha ng objective. Sinabayan mo pa ng pakito na may instant pump off the moment na mag-level 4 siya. Yeah, pati kailangan din natin tignan dito yung timers ng Blacklist International. This is just 5 minutes mark. Kapag umabot tayo ng mid-game at nakakuha na ng item si Wise, ang hirap na niyang kontrolin. Ang hero na pwede makakontrol dito kay Wise is si Kyrie along with Bimo's combo. So kapag na-control nila si Kyrie, so rather, dapat hindi nagpapakontrol si Kyrie doon every situation. Dapat calculated lahat ng plays kapag sa Onic, kapag si Onic ang magiging aggressive. And Omi, look at that. May item na kagad. Si Hatred, ito yung binabanggit mo kanina, gaano nakalakas? 6 minutes, Hunter Strike. Wow. Yan talaga yon. Bilangan mo, 6 minutes. Pag nilabanan mo ang isang Nathan ng ganitong oras, meron na nga siyang 3/4 ng endless battle dong. Meron na rin siyang lifesteal at meron na rin siyang sustain with the mana. Napaka-taas ng gold ngayon ni Hatred. Gusto siyang pahirapan sana ni Naoheb eh. Hindi tinitigilan ng Blacklist itong bottom lane. Pero look at si Bimo ay talagang bantay sarado eh. Kailangan nilang gawin yon. Crossback play. Kyrie papasok. Nako, nagkapasok ka na. Nandito si Kyrie mula sa likod. Si Aiden ngayon. Susubok siya ng onti last hit. Out para kay Naoheb. Rocketish. Oh no. Si Kyrie. Kinagat si Kyrie. At sa wakas na shutdown. Blacklist International magre-retreat muna. Nabuhay pa si Oheb. But then again, it's still Onic defending this tower in the bottom side. Yes, a 1-for-1 pero lamang pa rin ang Onic sa trade na yon, pero hindi pala dahil si Oheb nagbabalik. Super position na tumama naman. And this time may arrow pa. Aji Pulado, Garot, pasok si Baloyski, conceal para kay Aji. Even trades coming out from both of the teams. Cross map plays all the way. May nangyayari sa bot, may nangyayari sa top. Nagta-turtle yung Blacklist. High level ML at tuloy-tuloy lang ang laban. Larski. Wow. Makatakas. Pero Falling Star Moon, grabe. Lahat may ginagawa eh. Lahat. Lahat may ginagawa. Pati nakikita natin talaga yung ramdam ko yung shot call na nangyayari nung fight na yon sa may bottom lane. Kasi ang tagal eh. Hindi nagsimula yon dun sa may nung tinamaan ng Guardian's Barrier si Kyrie at nagkaroon ng space at nailabas ni Omay Venus si sa Oheb sa tight spot na yon. Yeah. Subukan niya mag-jukes sa may... Jukes to go! Mag-jukes dun sa may brush area. Pero with the control, with the aggression, and also with the slow, Blacklist International, dire-diretso na. TDZ, alam mo, ang ganda ng punto mo dun sa shot call eh. Cross map ulit to. Oo. Kailangan ng Onic din to eh. Ito yung kinol ng Onic eh. Kasi nakita nila na lumipat yung Blacklist after the push. Nakita nila eh, na nag-switch na yan eh. So ang gagawin mo, i-trade mo yung kabilang torre. Para kang naglalaro ng chess dito. Grabe yung shot calling ng Queen at kung sino mang nagsa-shot call. Aray. Sa Onic. Nako, and it's Baloyski. Tatama ngayon kay The Queen, pero pulado kagad si Baloyski. Nasa likod si Wise. Napaka-taas pa rin ang buhay ni Wise, but Hatred na nang gigil. Pinatama lahat ng theory of everything, but this is Wise standing tall.
tabla pa rin ang laban na to. 30 seconds sa next objective. Ito na yung sinasabi mo, Tads. Mm. Pag nakalabas na ng jungle si Wise, makikita mo, napakahirap kontrolin. At kahit nasa mukha na ni Hatred, again, si Hatred ang pinakamatabang membro ng Onic ngayon. Nalabanan ng isang barats ni Wise. Nako, kumbaga, ano yun, ipatabaan ng karakter yan eh. At nakikita natin na si Wise pag sumugod, at once na natapaan ka ni Wise, ang hirap niya makatakas dahil na rin dun sa may slow na binibigay ng kanyang first kill plus the missile expert. So kapag tumama rin yung missile expert na yun at, at nandun si Oheb, wow, expect na natin na talagang hindi ka makakatakas from that scenario dahil na rin sa slow. This is the adjustment na ginawa ng Blacklist International sa ganitong lineup ng Onic. Yung late game nila ay naging better. Yung mid game, I mean, ay nasusustain nila. Yung stunts, nasusustain nila lahat. And now, sila magsisimula nitong Lord attempt. Oh no! Pulado oh, yun na! Tatamaan si Edward ngayon ng trap. Napagamit na ng entropy. Nako, yung kagat ni Y. Sino to? Sino ang niluwa? Si Bimo! Si Bimo! Bimo Pulado. Pero pinagtatama-tamaan ngayon ng mga soul blooms. May natamaan ng pana! Sa likod naman, the arrow! Pero pulado kagat si Baloyski. Masyado makunat ang side ng Blacklist International. Si Wise. Manorin mo si Hatred. Nandatabog lang habang si Edward at Hatred going one-on-one. Edward ng super position sa likod. Blarski hindi pa rin tapos ang laban. But Blarski bumawag ay Y. Pumapaypay. Yata! Ang Reyna as Onic Philippines will take down 3. Sinong nagwagi sa trade? Balik na naman ta. Walang nagwagi doon dong. Ang daming nawala na crucial member. Akala mo panalo na yung Blacklist. Actually, ah, lamang na sila until tumama yung abyssal arrow sa mukha ni Oheb. That was the make or break para sa Onic. Nag-flicker pa nga si Baloyski para mapatay si Oheb to. Pero nasabi mo na malambot si Baloyski. Nakita ni Edward yun. Di mo pwedeng hawakan si Oheb. Alecto, final blow, patay agad. Kaso dito nalulugi ang side ng Blacklist. Oh! Dahil si Kyrie ay mas malapit dito at masakuha ng red 3. Ngayon si Kyrie ay pulado, lumaban na lang. Pero tinamaan siya dito ng bala ni Oheb. Oheb ngayon pumipay the way. Upos Onic. Si Dlarski ang magiging target. Onic will take the Lord, pero sabi ng Blacklist, kukunin namin ang tatlo ninyo. Nahirapan sila doon after nung Guardian's Barrier dito ni Haji. Nagpanik agad at nakahuli ng magandang position ng Blacklist International along with the tapos damage output ni Oheb. At mukhang tatapusin na nga talaga. Didiretsuhin na ng si Blacklist Wise International. Oh! Meron Teach Minion. But the ejector na meron dito na ginawa ni Bimo to save the day. But still, this is a Kimi. 3 seconds para ka na Hatred ngayon. Umiikot na si Matilda. Boy na! Nandito yung final blow. Pulado si Bimo. Bimo sumasidestep. Sumidestep. At ngayon, si Haji! Hindi natatamaan pa dahil kumaliwa yung sapak ni Kyrie. Akala natin Blacklist na dahil yung Onic umaarangkada. Bumanana split din yung Lord sa bottom lane. Onic, ladies and gentlemen. DDZ, Umi. Ito na ba ang unang beses natin makikita matalo ang Blacklist ng series? Nako. At 2-0 pa posible ha. Pero ang ganda ng pagkaka-respond dito ni Oh My Venus. Nabigyan niya ng, ano, na ng opportunity yung Blacklist International na mag-go for round 2. Pero mukhang Onic ang aatake. Onic. Kailangan nila mag-reset dito. Blacklist. Buhay na si Edward. Twice? Yun ang importante. Focus on the minions. Pag nag-team fight sila dito at natalo sila, talo na sila ngayong game number 2. Kailangan nilang gawin ang kalkuladong move and go for an aggressive push after managing the minions. Ito ha, keyword, manage nyo muna yung minions. Lagay nyo yung creeps malayo sa base nyo, tsaka nyo patulan dahil pag sa ngayon nyo nilabanan, sobrang delikado. Good day, manager talaga. Good day, manager. Manage the minions. Yes. Dahil ngayon, kailangan mag-reset ng dalawang kupunan. Tama si Umi eh. Hmm. Nag-call yung Blacklist ng endgame nun eh. Mm-hmm. But buti na lang talaga nandun yung ejector na ginawa kay Wise. What a play. Sa base mismo. Akala ko nga matatapos na kaagad eh. Pero yung sa pag, yung pag-ejector dito ni Bimo, hindi na push forward kaagad yung siege minion ng Blacklist International dahil na rin kay, dahil yung siege ina-atake si Bimo na nandun siya. So hindi tayo mag-front yun. Napakagandang pagka-manage dito ni Bimo ng lane equilibrium at yung Blacklist International. Ilalaban pa rin. Oh my club! Oh no, the queen! Yung Reyna ang na-ejector ngayon pero prenotektahan ni Edward. Kamuntikan pa. Nice flicker mula kay Venus but Bimo, how dangerous is this jawhead doing wonders for the side of Onic, Umi?
This is a very even game. 41k to 41k. Wow. Even, ilang even. Beses ko nang sinabi. Oh. High level ML. Kyrie nag-aabang ng pwedeng masapak. Oh, nakita niya si Ohoy ba? Maamoy, maamoy siya ni Wise. Maamoy. Oh no, nakaharang si Haji. This time, Haji, may barrier ba? Nag-conceal si Venus. Nandito si Bimo. Sinong may ejector? Ay, si Edward ata to. Edward ngayon makakawala. Back mula sa dalawang kupunan. We're looking at the minimap right now. Gaano ka-importante ito? Umi, itong minimap control. Nako-control ng Onic ang around 70% of the map right now. May kapangyarihan ng Blacklist para mag-show agad, pero kailangan nila gawin yun ng safely. Kailangan bantayan si Oheb, kailangan bantayan si Edward. Dahil the moment na mamatay ang isa sa mga side laners nila, mawawalan sila ng napakatinding presence inside the team fight. Again, okay. Maganda ang presence ni Wise para sa kanilang team fighting, pero kailangan may secondary na magfo-fronta. Hindi pwedeng si Wise lang mag-isa. Yes, kaya kasi kulang sila ng initiation eh. Ito yung type of hero na malakas yung damage output kapag core hero, pati makunat na rin dahil na rin sa big guy. Kaso, kailangan niya mag-close yung gap. Kundi okay. Rin siya naka-flicker. So, ang mag-initiate talaga dito is yung guiding wind plus the circling eagle ni Oh My Venus. Oh, pero mag-isa dito si Dlar. Ito na ba ang hinihintay ng Onic? Haji will not push through. As Dlar, nako, nag-call ang Onic dito ng Lord. Nakita nila yung tatlo ng Blacklist na pababa. Here we go, kalahati ang buhay ng Lord. Nasa likod si Bolois, tinatamaan si Wise. May ejector si Wise ngayon. Nako, si Wise ang tina-target. Tinatamaan ang Theory of Everything sa may entropy. Oh! Si Wise ba mawawala? Nawala si Wise dito. Nakakatingin tayo ngayon kay Bimo dahil si Hatred ngayon. Numanormal lang. Umiikot si na Venus. Lima pa rin sa side ng Onic. Edward pa rin. Lumimad si Edward pero yung mortality pops. And no! There you go. Tatlo sa side ng Blacklist ang wala. And Onic, the running wild. Onic Mania. Oh my J. Tatlo. Apat. Ang nawala sa side ng Blacklist and Onic. Ito na ba ang endgame? Reyna na lang ang natira. Nag-iisa na lang ang Reyna. Apat mula sa Onic. Oh, ang babete coat na! From Ubi time to it's Onic time! Onic Philippines will decode Blacklist International ngayong regular season. Oh my God. What a play, and look at their reaction.